Pinan hindi ka na pala siyang pagsuspinde kay Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Ito'y sa kabila ng pagmamatigas ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na huwag sundin ang utos. Ayon sa Ombudsman, pang-insulto ito sa naunang desisyon ng Korte Suprema na walang disciplinary jurisdiction. Ang presidente sa Ombudsman, pinahihina rin daw nito ang independence ng Ombudsman. Pero ayon kay Presidente Spokesperson Harry Roque, tuloy pa rin ang pagsuspinde kay Carandang. Wala pang bagong tugon si Morales. Ginit naman ang Integrated Bar of the Philippines na dapat igalang ang independence ng Ombudsman na isang constitutional body. Nag-ugat ang suspension order dahil sa paglalabas umano ni Carandang na impormasyon tungkol sa bank transaction records ng pamilya Duterte. There cannot be an impasse. There's only one sitting president in this country and he will implement the law. For instance, if a respondent, no, in an ombudsman case is charged with graft and corruption and that respondent ay nagkataon na isang mataas na opisyal sa ehekutibo, sa kabinete, etc., pwedeng mag-apply ng pressure yung kung sino man yung mataas na opisyal sa deputy ombudsman kasi after all, siya pwede palang disiplinahin ng kabinete, di ba? Or ng executive department.